Yo, what's up mga kalaba? Welcome back sa ating panibagong araw, panibagong vlog. Sa daily vlog natin mga kalaba, no? Para may mga mapanood kayo sa araw-araw ng ating pagbablog. So, ayun nga mga kalaba, kung napanood na niyo yung ating vlog nito lang, no? Latest vlog natin, kaugnay doon sa markings, no? Na pinot up, no? At kinumpirm na ng DPWH na sila nga ang naglagay mga kalaba. So, i-update lang natin ulit kayo para maalaman din ng mga motorista na mapapunta dito sa Legazpi City, and siyempre yung mga hindi pa aware, no? Hindi pa nakaalam na paano yung ano yung purpose ng mga markings na nakalagay dyan na kulay green sa gilid, no, ng kalsada dito sa Legazpi City. So ayun nga, sa kanilang DPWH ay nilagay yan mga kalaba for designated sa bike lane, no, mga bikers, at yun yung kanilang sinabi. So ngayon mga kalaba, ang tanong lang dito kung safe ba yung mga ating mga bikers or hindi. So yan yung tanong ng mga karamihan sa ating mga bikers, kung safe ba sila. So nagpapasalamat nga tayo dahil na binigyan sila ng designated, no, na bike lanes. So para respeto na rin sa ating mga bikers, hindi sa kapwa nating mga motorista, na sana kung may makita kang ganyan at may mga nagbabike dyan, huwag naman po natin silang businahan or ano pa man ang anong gagawin natin. Ano, respeto po sa bawat isang mga motorista, no? Para po sa, kasi ang lane naman, ang kalsada naman ay para sa lahat, hindi na po natin pag-aari yan mga kalaba. Right, so yan mga kalaba, ang ating didiscuss ngayon, ang ating content. So papasyalan ulit natin ang buong Legazpi City at nadaan tayo dito sa may Capitol, and papasyal din tayo sa may pamilihan ng bayan ng Old Albay. At alam niyo ang Old Albay at saka Legazpi City may public market din, no? Ang Legazpi City public market at ang Old Albay public market mga kalaba. So pupuntahan din natin at papasyalan natin para makita din niyo. Yun ang ating magiging content ngayon. So sana samahan niyo ako hanggang matapos tong video na to, at para ma-share ko rin kung ano yung mga kaganapan dito mga kalaba. So right, yun, kita-kita ulit tayo sa sunod na video mga kalaba. Yun mga kalaba, sa putong ito papunta na tayo sa Old Albay, no? Dadaan tayo sa may Capitol ng Albay Province. So palabas lang tayo sa ating pinarkingan mga kalaba, at time check tayo mga kalaba, na sa ang oras natin ay mag 7:30 sorry ng umaga. At you can see midjob dito nga sa ano na to, sa street na to ay talagang build up na ang traffic, dahil nga mag-alas hour na, mag-alas 8 na, kahit dito ang sistema lagi dito mga kalaba. Itong tinatahak natin mga kalaba, ang dami na natin dito nga i-content na vlog. Ito yung if akin di drive mga kalaba, ang ano na ito, ang street na to. So ang direction natin nga, papunta tayo ng provincial capital mga kalaba. Ito yung direction nito. At dito pala mga kalaba, wala akong napansin, no, na naka-designate na bike lanes sa left and right ng kalsada. Wala tayong nakikita. So hindi natin alam kung mag-put up pa dito yung DPWH or hindi na. Yan. So balikan nga natin mga kalaba ang yung nauna natin yung content, yung video na in-upload ko na kaugnay nga dito sa nilagay ng mga designated ng mga bike lanes, no, mga sa ating bikers lane. At yun, gusto kong itanong, at karamihan naman na nakikita natin sa mga TV na may mga nadidisgrasya sa ating mga kapwa, mga ano, sa ating mga bikers, na yung safety pa rin yung pinag-uusapan mga kalaba. Ang tanong, safe ba ang ating mga bikers sa bagong nilagay na
designated lanes nila, no? So, yun ang katanungan mga kalaba, no? Na kung safety ba. So, na nakikita natin na ang mga motorista, yung disiplina ay medyo hindi pa natin gano'ng mapanghawakan. Dahil kahit ka naka-designate na yung bike lane, so iba pa natin mga kamuti drivers, hindi natin nila lahat, ay talagang doon pa dumadaan. So kawawa naman yung ating mga bikers yan. Gaya nga nito, mayroong nga naka-bike dito sa kanan ko. So huwag natin silang businahan, huwag natin silang iipitin. Kasi kawawa din naman, tao din yan mga kalaba. Yan o, tignan nyo, may nakabike mga kalaba. So, respeto natin mga kalaba. Huwag natin silang tawag nito, pupusinahan, gigipitin, o katulad dito, may matanda. Magbigay lang tayo ng ilang minuto lang, ilang segundo. So, para bigyan daan. Huwag natin tayong magmamadali. Huwag tayong palaging parang natatay. Yan. So wala tayo nakikita dito mga kalaba. Baka lalagyan pa ito sa mga susunod na araw, no? Hindi natin alam. So yun ang alamin pa natin ulit. So yun nga, ano, confirm na natin na yun ay sa bikes, mga bikers natin lane, yung nilagay na color green ng mga markings. Alright, so dito na nga tayo mga kalaba sa sentro, at ito yung nakikita nyo sa harap ng inyong may billboard. Yan yung Piñaranda Park ng Albay Province. Alright, so ikot ulit tayo mamaya at dadaan tayo ng Rizal Street mga kalaba, para nga tingnan ulit natin yung mga bike lanes na designated sa para sa kanila. Alright, so yun nga, alam naman natin, no, kahit nga sa napapanood ko dyan sa Maynila particular, may mga motor lane na naka-designate sa kanila, italagang doon pa mismo dumadaan yung mga private vehicle, yung mga iba't ibang motor, yung mga buses. So sakit lang isipin na baga yung safety ng na kukumpromiso. So dapat respetuhan na lang sana. Ano, kasi nag-ano din yung mga yan na makapag ride din naman sila. So ano kaya sa pakiramdam din natin kung tayo halimbawa mga bus driver, jeepney drivers, kung ano pang binamaniho natin na four wheels, businahan kayo natin, kaya sasagiin natin, ano kaya ang maramdaman ninyo mga kalaba. Yun yung punto ko, na dapat magrespetuhan na lang, no? So kung makakita kayo ng ganyan, hindi naman natin nila lahat ng mga drivers ay kamuti, at marami na mga mabubuting drivers na kumbaga nandyan pa rin yung pagrespeto sa ating kapwa motorista. Alright, so dito nga mga kalaba, wala talaga akong nakikita pa. So baka nagre-ready na to dito lagyan mga kalaba, hindi pala siro naabot. So ito yung Rizal Street mga kalaba, going to Daraga, no? And malamang sa malamang lalagyan talaga ito. Alright, yan, ganyan, may mga estudyante at dumadaan o tumatawid, pagbigyan agad natin. Okay, so ganun lang naman, bigayan lang tayo. Hindi dapat nag-aagawa, hindi dapat nagmamadali. Once na kayo ay madisgrasya, ayan, sa huli lagi ang pagsisisi. So ano lang tawag nito, isipin nyo lagi na pag gumawa kayo ng monobila, dapat walang masasaktan, walang masisirang pamang gamit ng iba, lalong-lalo na ay may pamilya tayong mauwi. So pari-pariho yan, ikat-ingat tayo mga kalaba. Okay? So bili lang tayo ng tinapay mga kalaba, at mamaya ulit sa sunod na video kita-kita tayo. Okay? So dyan lang muna kayo mga kalaba. Yo mga kalaba, napunta na tayo mga kalaba, pabalik na tayo ng sentro ng Legazpi. So ito nga, ito yung view pag galing ka ng Daraga, no? Kung ikaw ay bago pa lang at hindi pamilya sa lugar na to, ito yung view, no? Ito yung Rizal Street na pag galing ka ng bayan ng Daraga. So silipin nga natin kung hanggang saan yung
green na markings mga kalaba hanggang saan na nilagay. So dito wala pa tayo nakikita. Nagbili lang tayo ng patisang na kalaba, sinsya na. So kain tayo mga kalaba. Yung sarap kasi yung mga pandesal dito pag itong umaga, yung cheese pandesal with malunggay. So may gata pa itong mga kalaba na malunggay. Ito guys yung uso dito mga kalaba, kung sa inyo pandesal lang dito with malunggay. Paano? Yan ang ating alamin sa sunod nating video. Sa sunod nating content, cheese malunggay with gata. Tingnan nyo mga kalabal na pag ganitong uras. Masihingit ang sihingit yung mga jeep na to sa suko. Ang sarap pa ang sarap pag relax. Napawin mo tayo, hindi mo tayo magmamadali. So jeep and take na lang. Na talagang pag hindi mahabang yung pasensya, so magkakaroon talaga ng hindi magandang na ano, iniwasan na kita mga kalaba kung nagbabiyahe tayo, yung natawag na road rage, no? Which is hindi naman dapat mangyari kasi mga maliit na bagay lang yun, na kunting sagian, kunting nagkat sa'yo, tapos siyempre yung ego mo yan. Dito mga kalaba, ito pala yung may green na markings na dito, mula dito mga kalaba. Dagdag ko lang topic talaga natin. Gusto ko lang kasi na sabihin yung mga kalaba, kasi nga ang dami-dami natin napapanood na punting anuhan lang, hindi nagbibigayan, agad na nagsusuntukan o ang worst pa nga aparel, katulad nung nangyaring pagsita, no? Diyan sa Cavite sa traffic enforcer mga kalaba, napanood niyo yun. At sinita lang ng traffic enforcer yung isang motoristang tiraulo, no? Na lasing pa, kaya naman pala pinara dahil lasing, yung violation niya yun. Ayaw tumigil at nagkaroon ng discussion, at according sa suspect ay nagdilim daw paningin niya. Puta, ay pasensya na. Lintik na ano na yun. Nagdilim ang paningin dahil lasing din, at sa tagal ng kanilang pag-discussion, pumunta dun sa kanya. Nakita naman siya yung video ng mga ibang nagbablog, ha? Nakaisiyoso doon. Kinuha, ano, yung baril ng kanyang kasama na I think matulad 45 caliber ba yun, pinagbabaril yung traffic enforcer na kawawa, nag ng kanyang trabaho, na nag-implement lang, no, ng ordinansa, ay ganun pang nangyari, no, kasaklap at tumabot pa sa pagpatay. Kawawa naman yung pamilya ng iwan nun, kaya condolensya kay Kuya Traffic Enforcer. Sana wag na maulit yung ganun pangyayari. Kawawa naman yung ating Traffic Enforcer, nagkatrabaho lang ng matino. So maging decent din siguro yun. Kung tayo mapriyan, kung tayo papurahin sa checkpoint mga kapwa kong motorista, mga kalaba, mag-slow down na tayo, mag-cortesy tayo, kung tayo ay pinapara. Huwag tayong, kung alam natin may violation tayo, makiusap lang tayo nung ano violation natin. So mga tao din naman yung mga pulis na marunong din yan na mag-intindi, or may puso din sila. Ganon, hindi ka nakaparehistro, expired registro mo dahil mas inuna mo pa yung pambili ng bigas. Siguro naman magkurot naman yun sa kanyang puso yun, ano, halimbawa kaya hindi ka nakapag renew ng license mo dahil nga walang pambili ng gatas yung anak mo, mas inuna mo yun. Eh kung ako naman siguro at traffic enforcer, why not na hindi ko pagbigyan, diba? Grabe naman siguro ang bakal ang puso ko kung hindi ko mapagibigyan yun, kung talagang first time niya yung nilabag o first time niya yung offense, no?
at ma-verify na gano'n ng authority na first time itong nangyari sa kanya, ay valid ano yun. Unless ha, kung limang basis na palang ginawa yun paulit-ulit, ayun po ay ibang usapan na. Right? So, yan nga mga kalaba, yung ating naidagdag yung sa kawawa natin mga sa traffic enforcement. Hindi lang yun ha, ang daming nangyayari dyan. Diba? Sinagasaan yung security guard, palibhasa mayaman, ang daming mga issue eh. Ang ganyan. Eh ako nga mismo mga kalaban, nangyari din sa akin yan. Kapwa ko din talaga ang turista. Ayan, nakamotor. So one way, kami ang nasa right, kami ang nasa tama dahil naka-green na kami. Alam niyo yung mga yung re-blocking ng kalsada, humarang talaga sa gitna. Pasalamat talaga dahil nakahinga pa ako ng malalim. At siyempre kasama ko si Commander. Kung hindi siguro kasama si Commander, malamang sa malamang pinagdalamayan na yun. Kasi nga, sagasaan ko talaga. Bakit siya umarang-arang sa daan ko eh. Ibig sabihin, may intention siya. Na mali na nga siya, siya pa yung mayabang, siya pa yung matapang. Talagang sasagasaan ko yun. Bakit hindi ko anuhin yun? Nakaharang-harang pa, ayaw pa umalis. So, siyempre, kung hindi maabot ng iyong pangunawa yun, talagang ganun ang mangyayari. May witness area, may baril ka, kung ano, mapatay mo, mabaril mo yun. So, ang implikasyon, siyempre, mahuhuli ka, makukulong ka. Sinong kawawa yung pamilya mo. Right? So, yun lang mga kalaba. At maraming salamat ulit sa inyong pagtapos sa panonood at sa tsikahan natin ngayong umaga. So, kita-kita ulit sa sunod na vlog mga kalaba at patuloy na pagsuportan nyo. Maraming salamat sa pagtapos ng mga video. At huwag nyo kalimutan mga kalaba na huwag naman sanang i-skip muna ninyo ang aking tawag nito ads, dahil bago pa tayo mga kalaba, kaya hindi pa tayo nagsusweldo. So tulong na lang yung mga kalaba yun para makasweldo na rin tayo at makatulong sa kapwa natin nangangailangan mga kalaba. Yun lang aking pag-iusap at siyempre gusto ko rin palang tiktong opportunity na ito mga kalaba, dahil sa aking subscriber ay nakita ko na 20% no, ay 22% ng aking subscriber lang ang nanonood, and siyempre the rest yung 77% nanonood dahil hindi po nag-subscribe. So kung whether na hindi man nyo nagustuhan o gusto nyo yung aking video, try nyo mga kalaban na mag-subscribe. Wala namang mawala siguro at wala namang bayad, free naman. At hindi ko naman kayo pinipilit kung ayaw nyo mga kalaban kasi rights nyo. So yun lang mga kalaba, and shout out ulit sa mga bago nating subscriber mga kalaba, at sa lahat ng mga nagpatuloy na sumusuporta, maraming salamat sa iyo, sa inyong lahat. So yun lang, and kita-kita ulit tayo sa sunod na video. God bless and goodbye.